na kami netong Nets prepaid card for transportation. So, imbes na yung EasyLink ba na travel card, ito ang kinuha namin. $25, a Singaporean dollars each. Tapos, merong guide. $20. Ah, may laman na? Yes. Ah, may laman na pala siya, guys. Hindi na namin lo-load ang balances, fixing yung aming card. Ito ang SIM card namin. By the way, guys, claim namin to online para pagpunta mo dito, kukunin mo na lang, i-redeem mo na lang siya. So, yun ay StarHub. Idilagay ko lang details sa description box. Nilagyan namin sa Realme, guys, kasi need mo ng kabilang phone para ma-access yung data at hindi maubos yung battery mo. So, ayan, Realme. Nasa Jewel kami, guys! Look at guys, so pretty! Hi guys! So, nandito kami sa Singapore. And sorry, sabog-sabog yung vlog. Nasa Jewel na kami. Pero mag-iikot kami dito saglit kasi mamaya pang 3 PM yung aming check-in. Meron na rin kaming hotel. Naghanap talaga ng purple. $139 siya. Baby. It's nice! 189 lang siya. Halong 189 pesos ang usapan dito ba? Nasa taas kaming part kasi may mga pang-mens dito. Eh, naghanap si Lance talaga. May hinahanap talaga siya. Kala! Purple yung hinahanap ko talaga. Punta kami ng Urban Revivo and wala lang. Titignan lang namin sa loob. Parang Barbie team siya. Ang cute. Sobrang hili ko na sa box. Pag tignan niyo to. Parang ano na yung masyari, no? Mahaba. Mahaba siya masyari. Para, hi Barbie! Pumagbay, pinapawisan ako. Pinahaba siya. Tadaan! Pwede kayo lagay sa bag. May buntos. Nakita ko yung Starbucks. Sobrang ganda. Grabe yung mga tumblers. This one's nice. Meron din kami in-order ng custard thing. That's squirted, baby. Sarap. Legit. Ganda ng cups nila, grabe. Mahal ng drinks. Hindi na kami magko-convert. Pinipigilan talaga namin mag-convert, guys. Kasi nakakaanang gumastos. May robot dito. Nag-iikit siya. Tapos kinukuha niya yung mga lagayan ng drinks. It's so cute. Ayan o! Ano? Oh, you're doing great. Oh my God, you're so cute. Nakapunta ako ng Singapore. Pero bata pa ako noon. Insert yung pictures. Nahanap ko yung mga pictures nila sa Singapore kami. Ang bata pa ako dun. Kasi hindi naman nakapunta dito sa Jewel Airport. Dito na mag 3 o'clock dahil yun ang oras ng check-in namin. So kanina pa kami nag-ipot. Sila, sinahanap niya yung hotel namin. Ako nagkakape lang. So currently, 1 o'clock pa lang. So may 2 hours pa kami. Sila muna kami saglit. Baka mag-edit ako ng konti dahil wala na akong gagawin. Yung pictures din kami kanina. Sobrang dami. As in, as in, parang tubig. Talaga guys, grabe na. May miss ko tuloy si Gucci. Bye-bye! Ilalagay mo dyan yung mga baso after mong uminom. Talagay na namin guys! Oh my gosh! Bye-bye! Nakatapos na namin sa Starbucks. Ngayon, kami ay nag-iikot sa may baba ng Jewel Mall, Jewel Airport. Kasi, iniikot lang namin kung ano ibang stores dito. Tapos, naghahanap na kami ng taxi. Kasi, magta-taxi muna kami kahit medyo mahal. Papunta dun sa hotel namin. Hindi kami familiar. Pero, nasa may Little India din yung lugar na hotel namin. Sa susunod ng mga araw, to-try na namin mag-train or magbabas kasi mas mura. We'll see later kung how much. Pero ilalagay ko yung itinerary namin sa description box para may idea kayo kung gusto niyo pumunta ng Singapore. Pero syempre, hindi kami magaling dalawa. Feeling ko, napapamahal kami pero babawi kami. Pumunta kami sa mga Hawker Street, ganyan. Ha? You wanna look? Hala, baby, they have it! This one, guys. Gustong gusto ko to. Gusto niya? Dito ka nalang lalagay. What do you want? No, not there. Yes. This one, middle finger. Hello! Not nice, bibilan daw ni Lance. Bibilan ako ni Lance.
Look at it! Hi guys, so nandito na kami sa hotel. Kaka-check-in lang, self-check-in siya. Bluetooth yun. Tapos Bluetooth yung room keys. Pupunta na namin yung room. Wow! Wow, may work club area siya. Wow, it's so nice. Hola! Nakuha namin yung may ano. Wait lang, i-room tour ko kayo. Ayusin ko lang saglit. I-quick room tour ko kayo and ilalagay ko lahat ng details sa description box. Pero pagpasok mo ng room, merong storage area dito. May parang safety drawer or safety locker. May towels tayo ba? Nagdala pa kami ng towels. Tapos merong hanger pag may gustong ihang. Dito namin ilalagay pa namin luggage. Dito naman sa area na to, merong table. Pwede kami kumain dyan pag may food. May takeout kami sa Din Tai Fung. Charger lang. Tapos may salamin. Actually guys, ang spacious niya. Akala namin sa picture maliit lang. But okay na din. Ayan. Wow! May salamin! Tapos may nakaano, hiwalay yung shower area para hindi basa-basa. Merong toilet area, syempre. May free na kaming mga shampoo. Akala namin wala. Tapos may saksakan pag may blower ka. Tapos may salamin. Ang laki na neto para sa Singapore. Kasi ang mahal talaga ng mga lugar dito. Pero okay na din siya. Tapos ganito ko lang yung luggage namin. Ang dami pang space. Sabi ko sana makuha namin yung cabin na may higaan sa taas. Kasi ayoko nang yung kama nadudugyutan para na doon naka elevate, tas nakahiwalay sa mga dumi-dumi, ganyan. Pero, tanggalin ko muna yung shoes ko. Tingnan natin yung taas. So, ito yung taas, guys. And, okay din siya kasi malapit sa aircon. May bed. Ang laki na nung bed. Ang ganda. Tas may saksakan or storage area sa gilid. So, ayan siya. Tas ito yung view sa baba. Ang laki niya! Oh my gosh. So, anyway, what are you doing? You're checking for cameras. So, ayun guys, magbibihis muna kami and magpapahinga kasi wala pa kaming maayos na tulog simula ng flight. Ito ang first international flight ni Lance. Kasama ako. Very nice. Nakatulog kami for 3 hours and nagbihis na rin ako ng damit kasi ito na yung second outfit ko. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Tapos, tinanggal ko na yung braids ng buhok ko. Tapos, ititirantas natin siya ng normal. Kami ay pupunta ng Funan Mall and sinerch ko na yun guys ay magkuklose ng 10 p.m. pa. So, may time kami kasi 6:11 pa lang. Magti-train pala kami. Pero medyo maglalakad kami saglit. Nasa Little India kami guys. Pangalawang balik ko na to sa Singapore. Yung unang balik ko kasama sila mommy at daddy. Tapos ngayon naman, first time namin umalis ni Lance. Nung Makati lang kami dati. Tapos, sobrang strict nila mami talaga. Hindi kami nakakaalis ni Lance dati ng basta-basta. Tapos, 5:30 na sa bahay. Dapat 5:30 na sa bahay na. Nakakakilig lang kasi pinayagan na nila kami dahil kami na rin siguro ay mag-graduate. Nung bata kami, nung pumunta kami dito, wala na ako masyadong maalala. Parang kanina, picture ako ng picture para maalala ko and makip ko yung memories. Tapos naman, si Lance, ito ang first time niyang out of the country. 2016 pa yung ano ni Lance, last na travel. Pero yung last travel ko, Hong Kong, kasama sila mami at daddy, pati sila kuya, as in sobrang dami namin. Tapos ngayon lang ulit ako nag-travel nang hindi sila kasama. First time ko din to. Sana kami ni Lance ay mag-survive. Hindi magbangayan kami. Okay naman yung nangyari sa immigration namin. Ang bilis ng immigration ng Singapore. Thank God for Lance. Sila sa nag-ayos ng mga papeles. Kahit pag kaming dalawa ni Angel nagbabiyahe, talagang nakatunga nga ako. Pag ako talaga nag-travel mag-isa, ako talaga maliligaw. Iiyak na lang ako sa gilid. Ako ay nag-eyeliner. Tapos pala guys, yung binili kong New Balance, sobrang ganda niyang gamitin sa paa. Ang ganda niyang panlakad. Hindi ko siya maramdaman habang naglalakad. Parang, wala lang, ang sarap niya sa paa. 3 hours kasi yung biyahe papuntang Singapore. And ngayon lang ako nagbiyahe ulit ng ganun. Grabe guys, yung hilo ko, hindi makatotohanan. Naduduwal na talaga ako. Do you like cake? Yes, I want cake. Happy anniversary, baby. Tapos alam niyo ba, pagkadating namin, tignan namin lahat kung may camera. Kakanood ko ng mga conspiracy theories. Lahat ng salamin, ginanon ko. Feeling ko papanoorin nila mami at daddy to. Mommy, daddy, hi. Mom, dad. Mom, daddy. So, tapos na ako sa hair ko. Okay. So guys, andito, meron si Lance na binigay sa akin. Ito yung gustong-gusto kong singsing. Paulit-ulit namin itong binabalikan. And kanina binili na, nagulat talaga ako, hindi ko na-expect. Ayan guys, oh, ang ganda niya. Saswatin ko siya. Dito lang siya sa gitna. Kanina sabi ni Lance dito daw, paktay tayo may mga baby. Magulat
si Mami, ba't may ganito? Ayun lang naman, aalis na rin kami. Ito ang suot ko ngayon, yung top ko from Shein, tapos itong skirt from Shopee to, from Winnea ata. Tapos may shorts na siya sa loob, so hindi na ako need mag-alala. Nag-seamless panties lang ako from Shopee. Tapos nagpalit ako ng shoes, dalawa yung dalala kong shoes, etong Air Force naman ang ginamit ko. So ayan naman, aalis na rin kami, maglalakad kami ng madami, kaya ito din yung suot ko para komportable. And dala-dala ko yung bag ko na maliit galing itong Shein. Made it to the train station, guys. Sinarap namin kanina. Lance is figuring it out. Nakikisama lang ako. We're gonna go out, guys. Pero nakapag-train na kami. Yaw nag-film. Lance is doing the job, guys. I'm just here for the ride. Hi guys, so nagwo-walk na lang kami. Hinahanap namin ang Funan Mall. And nalilito kami guys sa daan kasi sa left sila. Eh di ba sa Philippines tayo ay sa right. So nag-a-adjust kami dalawa. Feeling namin nagpapatintero kami most of the time. Tapos yun, one file only kasi nga naglalakad-lakad. Hanapin lang namin yung Funan Mall kasi may mga tech accessories doon. 10 minutes pa. And naglalakad lang kami. Ang ganda ng lugar guys. Hindi ako nakapunta sa part na to nung pumunta kami dati. BGC. Yes, parang sobrang BGC. Sobrang ganda. Nasa tunnel kami! Naglalakad kami since kanina pa. Look! Ang ganda ng art! Hey guys! So, quick commercial muna from Shiglam before natin continue itong Singapore vlog. Itong mga to ay ang kanilang Color Bloom Liquid Blush. Kung napanood nyo sa mga Get Ready With Me ko, ganyan. Ang ginagamit ko lang na blush ay lip tint lang talaga or matte lipstick, ganyan. Biniblend ko lang sa cheeks ko. So, ngayon lang ako nagkaroon ng parang legit na blush talaga. May papag-giveaway ako at hindi ko pa na-open itong mga to. Mamaya makikita nyo kung ano yung mga shade. Dadagdagan ko ba to kasi hindi lahat ng blush na nandito ay bagay sa akin. Mamaya ako sasabihin yung giveaway mechanics. Ito ay mga dati na nilang nilaunch na mga shades. Itong tatlong ipapakita ko ngayon, ito yung bago nilang mga kulay na inilabas. Ito talaga ang pinakagusto ko. So, ito yung Night Drive. Ito ay special purple na color nila. So, itong Night Drive, meron siyang deep plum red. Ang go-to ko talaga ay ang mga dark red. Long lasting siya, lalo na pag sobrang daming ginagawa sa isang araw. Pangalawa sa nire-retouch ko pag umaalis ay ang cheeks. Minsan hindi ko na nga nire-retouch kasi nakakatamad kasi natatanggal talaga siya kaagad. So I think makaka-help ito sa akin para you know mag-stay yung makeup ng matagal. Next na shade is itong Petal Talk. Pwede mong gamitin alternative para mag-brighten ng under eye. Itong Petal Talk, most of the time, hinahalo siya dito sa isa pa nilang bagong shade. Ito yung On Point. Itong On Point ay merong hot berry pink na shade. Itong Petal Talk, sobrang light niya. Most of the time, sila ay pinag-pair, mini-mix sila. So, bali, lalagyan mo dito sa under eye mo yung Petal Talk. Tapos, ito namang On Point, nilalagyan mo sa gilid. Tapos, imi-mix mo sila. Maganda yung kanyang combination. Mamaya pala, guys, ipapakita ko ibang mga shade. Lahat yan ay na-swatch ko para din makita nyo kung ano yung ipapag-giveaway ko na shade. Ito munang tatlo, ito yung kanilang new shade. So, ito ang itutry natin and lalagyan natin ng kulay yung face ko. Ngayon, parang may kulay yung mukha ko dahil lang yan sa lighting. Kasi may mga neon lights ako dito so nagkakaroon ng kulay yung mukha ko pero wala talaga akong nilagay na blush. Tapos sa lips naman nag lip gloss lang ako pero pwede natin gamitin itong mga blush. Gagamitin natin itong pinadala din nila sa akin po yung kanyang itsura. Kung nakikita nyo, nakikita nyo ba? Ito yung kanyang handle. Ilaw lang talaga yan yung ilaw. Yan yung mukha ko pag wala yung purple na light dito. Wala talaga akong nilagay. Tanggalin na lang natin ito para makita nyo yung itsura ng mismong paglagay ko. Ang ginagawa ko talaga sa blush is paakyat para ma-lift yung aking face. Dito natin ilalagay. Ayan. Hindi siya kaagad na natutuyo. Hindi din siya mahirap na i-blend. Gusto ko lang din dagdagan. Ang cute nung mismong applicator. Wala pa akong gantong makeup na ganito yung applicator talaga. Tapos ang bilis niya nang ilagay. I like it. And sa katulad ko na laging ang ginagamit na blush talaga ay lipstick. Kakaiba pa rin pala talaga pag blush mismo kasi ang bilis niyang i-blend. Kasi yung pag lipstick yung ginagamit ko, sinisprayan ko pa siya ng setting spray para medyo maging liquidy tapos mas madaling i-blend. Pero dito kita mo yung kanyang bilis ng pag-blend lang talaga. So ito yung wala.
So ito yung meron. Hindi nakakatakot na gamitin. Titignan ko itong on point. Tapos, itatry ko siya sa aking eyes banda para magkaroon tayo ng konting kulay dito. Hindi ko siya parang eyeshadow na like legit na may pink akong ganyan. Papaganon ko pa rin siya. So, nasa isang motion lang sila ng aking blush. Ayan o, yung pagka-pink, ang cute lang. Lalagyan natin sa may baba ko ng very, very slight. Papantayin na natin sa kabila, guys. So, kukunin ko ulit yung night drive. Ayan yung itsura niya. Naglagay lang talaga tayo ng kulay sa face. Etong petal top eye, nakakatakot siya gamitin. Pero, ilalagay natin dito sa aking under eye. Akala ko, magiging parang off siya tignan sa aking under eye. But, hindi naman pala. Pag kunyari mga first time yung itry, mag-fingers na lang kayo. Dahil, mas parang kalkulado or mas gamay nyo siyang i-blend. Ito yung nilagyan ko. Tapos, ito yung hindi. Hindi naman siya masyadong too much na difference. But nakakadagdag din naman. Total, wala pa akong tulog. Alam niyo ba guys, hindi ako nakakatulog ng matino. Kailangan natin talagang maglagay ng gato. So guys, yung mga ginamit natin, yan yung kanilang mga bagong shades. Again, meron silang Night Drive, Petal Talk, and etong On Point. Ngayon, ipapakita ko naman yung mga shades na meron na sila before. And ang dami, as you can see. So iisa-isayin natin. And ito guys, ipapakita ko din yung mga swatches nila. Meron sila netong Love Cake. Parang baby pink lang yung kanyang shade. Next naman guys ay Risky Business. May pagka-peachy yung kanyang kulay. Next guys ay Float On. Medyo light na peach. Itong next naman ay Swipe Right. Ito ang second fave ko. Nakalimutan ko, lalagyan ko din pala yung lips ko. So ito ang itatry natin. Sa kamay ko muna siya again ilalagay. Gagamitin ko lang yung fingers ko. Ito yung Swipe Right pag nasa lips. So, yung Color Bloom Liquid Blush, pwede siyang pang whole face, like blush, eyeshadow, tapos pwede mo din siya pang lippy. The next naman is itong Devoted. Medyo nasa peachy side din ito. Next, guys, ay itong Hush Hush. Hindi din ito nasa range ko, pero I think magugustuhan to ng kapatid ko. Papapiliin ko din si Angel sa mga blush. Next naman is Rose Ritual. Rose nga siya by the name. Next is itong Birthday Suit. To be honest, itong kulay na to, medyo hindi ko siya talaga option na pili. Pero I think magagamit ko siyang pang contour. Meron akong ginamit na contour, pero tatry lang natin. Naku, curious ako kung maganda siya talaga tignan. Dito ako nilalagay ng contour, dyan. Medyo light siya sa contour na ginagamit ko, pero since blendable and buildable naman yung blush, kaya nating gawa ng paraan. Pwede pala siya, light lang na contour kung trip nyo, ganun. Ngayon naman, ipapakita ko yung ipapag-giveaway ko. Meron ako 4 na blush dito na hindi pa talaga nagagamit, so nakapak pa. Pero ito ay dadagdagan ko ng mga ibang shade na nandito. Yung mga iba, tindry ko lang para iswatch, so wala pa akong nagagamit talaga. So I think isasama ko na lang kung sakaling trip nyo. Ang ipapag-giveaway ko na final is etong Love Cake, Devoted, Float On, at saka Risky Business. Mechanics lang ng giveaway guys is like this video, subscribe to my channel, follow me on all my social media accounts, Instagram at I am Maara, TikTok at I am Maara, pero AAA, and sa Threads din at I am Maara. Tapos, after nyong gawin yun, comment nyo na doon sa comment section kasama yung IG username nyo without nung at. More comments equals more chances of winning. Eto namang giveaway na to, mag-i-end siya next month, so bali yun ay November. Lalagay ko naman sa description box lahat ng details pati giveaway mechanics so you can check it out. So ayun lang naman ang quick commercial na to. Again, thank you so much SheGlam for collaborating with me and for sponsoring this video. So ayun lang guys, balik na tayo sa vlog. We walked 12 kilometers. You did so good. My God, I'm so proud of you, baby. Sobrang nice pala niya in person. Tapos, ang astig kasi meron siyang area para dun sa bike. Pwede pumasok yung bike. Ayan yung daanan nila. Ang lalim kaya niyan. Hulo ko. Takot sa height si Lance. Taka lang bang? Ayan lang sa'yo. We got it guys. Kumuha pa ako ng color gray. Papakita ko sa inyo mamaya pagka na doon tayo sa hotel. So yan. Look, may Beyond the Vines sila. And ngayon lang ako makakapunta sa store talaga. So let's see. Ang cute ng mga bags nila dito eh. May mga medyo malalaki din. Mga ganito. Hindi ko lang medyo gusto na wrinkly siya. Pero ang cute.
Tapos kami sa Funan Mall. Medyo nakakaramdam na kami ng gutom. Pinon ko na yung flash guys kasi ang dilim na. Pero yun nga, sa Hawker Center kami. Masarap din daw yung food doon, tas mas affordable. Eto nga, bumili ako ng skirt. Naghanap ako nito sa Shopee. And hindi ko nasusuka sa Shopee kaya hindi ko binibili. Kanina nung finit ko, ang ganda nung fit niya kaya kinuha ko na siya. Medyo pricey nga lang siya. Pero papakita ko sa inyo mamaya. I know. 36 Singaporean dollar siya. Meron akong kinuha black and gray. So, pag kinonvert, dapat talaga hindi nagko-convert. Pero umabot ako ng in Philippine peso na 3K. So, nandito na kami sa Hawker Center ata ito. Tapos, nag-order lang kami sa Mr. Ramen. Mamaya, papakita ko yung order ko. Pero, ayan yung kanilang mga prices. So, para may reference kayo kung sakaling gusto nyo mag-visit. Ganyan yung mga pricing sa Hawker Center. Mas affordable siya kaysa dun sa kinainan namin sa Din Tai Fung. May drinks dun sa kabila. So, dun na kami bumili. Bumili ako ng lemon iced tea. Tapos, sa kanya is calamansi juice. Tapos, nagbili kami ng water kasi nakaka-dehydrate. Kanina pa kami naglalakad. As in, uhaw na uhaw talaga ako. Nahihilo na ako. Dapat pala nag-ban ako, guys. Ang init. It's yummy. Can I taste yours? Calamansi juice. Tumala, hindi ka nag-iced tea. Bait nila. Binigyan pa nila kami ng... straw. Not straw. Ice. Baso na may ice. Kahit hindi malamig yung water. Dapat pala nagdala kami ng tumbler. Yun nga eh. Kinabahan kasi kami magdala ng tumbler sa flight. Baka maiwanan namin yung mga tumbler namin. So guys, nandito na yung aming food. Ito ay karage chicken rice bowl. Chicken karage naman to. Plain lang. Tapos ito naman gyoza. Favorite namin to ni Lance. Titigman natin kung mas masarap dito. Ebi rice bowl. Sobrang daming serving. So, iti-take out namin and gagawin namin breakfast bukas. And alam niyo ba, isa sa mga dream job ko ang mag-pack ng takeouts na baby. So, marugami ito ang gawain ko. Mag-pack ng takeouts namin. Takeout haul! Sobrang dami ng servings. Hindi niya tayo tinipig. Sorry, dito yung skills ko guys. Naka-chopsticks ako. Ihiwalay namin yung kanin guys. Kasi nasa taas yung kanin. Ano ba yan? Alam nyo ba, si Gugino kay Angel, hindi siya kumakain na maayos, pero kumain naman siya. But my heart is breaking. Thank you! We're gonna go! Kasi naihilo na ako. Parang nararamdaman kong nagsishake na yung ground. Around 9 pa lang though, baby. Should we go home? Should we not? We should go home kasi pagkakana. Parang feeling ko na sa cruise kami, like umaalon yung lapag. Kahit hindi naman umaalon. Babawi kami bukas, guys. It's too much lang today, the travel and everything. But tomorrow, babawi kami. Maligo na ako, grabe. Masarap maligo. Ang ganda ng CR. Sobrang cute. Ako ayaw mong si skincare. So, akit na rin ako. Manonood kami ng movie ni Lance. So, daladala ko yung mga skincare. Actually, nandito. Papakita ko sa inyo. Inorganize ko siya. So, yan guys. Inorganize ko siya. Nilagay ko na yung mga skincare ko. Nilabas ko. Kasi for 4 days kami dito. So, need ko siya na nakaayos ng ganyan. Para kahit pa paano. Hindi ko makakalimutan kasi ako nilalagay. Papakita ko yung skincare ko. Ayan. Inuubos ko na lang. Ito yung Madagascar Centella. I-end ko na rin yung vlog today. Pero may mga few vlogs pa tayo for Singapore. I-end ko lang tong araw na to. Pero mag-vlog ako tomorrow. Tomorrow ang agenda namin ay Universal Studios. And alam ko marami akong i-vlog doon. Kaya ihiwalay ko sila ng vlog. Separate vlogs kung gusto mo Universal lang yung mapanood mo. Ganyan. Kagamitin ko rin itong Skintific 5X Ceramide. Kakapadala lang nito sa akin. Tapos gustong-gusto ko siyang ginagamit. Ito yung ginagamit kong moisturizer sa umaga and sa gabi. May pimple ako dito, but it's okay. Sobrang nice nung place, guys. Parang ang liit lang niya, pero okay na ako sa kanya. So, pwede niyo i-check out yung description box kasi ilalagay ko din yung details, pati yung presyo kung magkano namin siya nakuha. So, ayun lang muna, guys, itong vlog na to. Magkikita tayo tomorrow sa Universal Studios. And tatry ko yung best ko na sulusunod yung vlogs para hindi kayo nabibitin. Tapos nasa momentum kayo ng pagmamaraton din yan. And I am
So grateful guys. So vlog na to and sa experience namin today ni Lance, nakaka-ano na yung money ko, nagawa ko siyang experience and nakakatawa bumalik ng Singapore and talagang vlinag ko para maalala ko. So yun, tomorrow guys, tayo mag-Universal Studios. I think mag-Merlion din kami. Tapos magta-try kaming makasakay ng double-decker bus. So second time ko nang mag-double-decker. Basta dati nag-double-decker din kami kasama sila mami. So ayun lang naman. So thank you guys so much. Ilagay ko lahat ng itinerary na ginawa namin sa description box. Gusto niyo sakali pumunta. Tatry ko din ilagay yung mga specific details and information sa description box. So yun lang guys. See you guys tomorrow. Love you guys. Nasa bed na ako. Pero may gusto akong i-share sa inyo na ginawa ni Lance. Tinabi niya lahat ng passport and wallet namin dito. Para pag may nag-access sa pinto, hindi nila makukuha kasi katabi namin. Tapos ninarangan namin yung pinto para marinig namin pag may papasok. So, for safety. You gotta be safe.